Sa nakalipas na 2 taon, karamihang mga aktibidad sa bawat bayan ay pansamantalang itinigil upang maiwasan ang pagkakaroon ng pagtitipon-tipon para hindi magkakasakit. Ngayong 2022, sa kabila ng dinanas ng mga nakalipas na taon, unti-unti nang naibabalik ang mga programa at aktibidad sa mga kabayanan na sakop ng probinsya. Isa na dito ang bayan ng New Washington na nagdiwang ng kanilang kapistahan ngayong buwan ng Oktobre, kaya ang simbahan at ang lokal na pamahalaan ay napagkasunduan na magkaroon ulit ng aktibidad sa pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of the Most Holy Rosary. Nakasanayan na kasi ng mga residente na ipagdiwang ang pista na masayang ipinaparada ang Birhen Maria. Nito lamang nakaraang linggo, isa kami sa nakasaksi ng kanilang mga aktibidad. Lubos na natutuwa ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng bagong alkalde na si Mayor Jessica Panambo dahil nagbalik umano ang sigla at saya sa kanilang bayan bilang pagdiriwang ng pista. Ayit-ayit nga agahon katuntanan no, sinagapamati sa aton nga agapamantaw sa atong Kalibo Cable, gabigid sa akong mga kasimanwa sa Banuang New Washington. Ayit-ayit nga agahon. Randaya nga rang amon makaong ginasilibra rin mo gani raro kapistahan it aton nga Holy Rosary sa Banuang New Washington. No, ag makarong adlaw nga rin maging giwat kita nga fluvial parade no, kung si inyani nagalin sa ito support sa Barangay Dumagit, paagturiya sa aton nga municipal port iya sa Barangay Poblasyon. Randaya nga rahay, para gira sa amon nga mga fisher folks, no? Ay sayod man naton nga iya sa Banwang New Washington, ay may amon nga baybay, may amon nga kasubaan. So harun doon, para gira sa amon nga mga fisher folks. Sa bispiras ng kapistahan, maaga pa ang mga deboto sa bayan upang makilahok sa isa sa gawang motorcade procession papuntang Barangay Dumagit. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin. Nakiisa sila sa paghatid kay Nanay Maria hanggang tabing dagat. Dito na sumakay ng bangka ang mga deboto, ang Berhen, at naglayag sa Lagatik River. Bahagi ito ng kanilang pananampalataya sapagkat mayaman sa yamang dagat ang bayang ito, na isa sa pangunahing hanap buhay ng mga taga rito ay ang pangingisda at pagkulture ng iba't ibang uri ng seafoods at seashells tulad ng talaba, tahong, alimango at marami pa. Bilang pasasalamat sa may kapal, naging tradisyon na nila ang pagsasagawa ng fluvial procession kung saan kinakarga si Inang Berhen sa bangka at ilalayag sa katubigan ng sakop ng bayan. Ito ay inaabangan ng mga deboto sa harap ng pantalan kung saan pasado alas 9 na ng umaga dumating ang mga bangka lula ng mga taga-simbahan, deboto at ng Berhen Maria. Bilang bahagi ng kapistahan ng bayan ng New Washington, ang simbahan at ang local government ng naturang bayan ay nagsagawa ng fluvial procession na nagsimula dito sa Barangay Dumagit at naglayag ito sa Lagatik River papuntang poblasyon. Okay.
Sinalubong sila ng sayaw ng mga kabataan sa pagdating ng Birhen Maria at nagkaroon ng sinaot sa kalye sa bayan ng New Washington. Sa aerial shot ng Kalibo Cable, marami ang dumalo upang sumaksi sa aktibidad. Bahagi na ng programa ang pagsalubong at pag-alay ng sayaw sa Birhen Maria. Nilahukan ito ng mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan.
Nagpapasalamat naman ang alkalde sa simbahan na naging bahagi ang LGU sa naturang aktibidad. Gayon din ang kanyang pagpapaabot ng pasasalamat sa mga residente ng New Washington na sumusuporta sa mga proyekto at pagbibigay pagkakataon na mamuno sa kanilang bayan. Pasalamat din ako at mabaho no sa aton nga, of course sa aton nga parish iya sa Banuang New Washington sa pangunguna ni Father Francis Bulibar no nga naging kapartigid kami it dayo nga ra nga celebration ro local government unit gabigid ro amon nga tourism and culture and the arts nga office. So haron don ag kabay pa nga ro amon nga mga kasimanwariya sa Banuang New Washington ay patuloy nga magtuogid kita sa aton nga mga makaako no paagi kay Inang Maria. Actually ro runday nga rang celebration makaron hay nga bukod man gid yanit masyado ra nga na i-announce baga pero hay ko inyong obserbahan hay haragid di nga giging dagsa kita makarong adlaw nga ra ag ano gid ako nga sa susulod nga mga dinagon hay siguro hay mas lalo pang gaabo gid ro ga participar di kara sa makarang-arang klase nga event. Sa akong mga kasimanwariya sa Banwat ni Washington, gapasagamat kita ako tabukinyo. Unang-una, hayro inyo nga pagbutang kakon bilang alkalde it dayang Banwa nga ra. Agaro inyo ginya suporta. Sa 100 days na akon nga ra, hay nga wagid ninyo ako gimpabay, gabigid sa akon yung mga department heads, no? Sa mga elected municipal officials nga nagtibong gid para mapanami agi namon, may makita agi ro ato mga kasimanwariya sa Banwang ni Washington nga pagbago. Ayon kay Father Francis Bulibar, Team Ministry Moderator ng Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary, 2 taon na natigil ang naturang aktibidad dahil sa pandemya. Ngayong taon, nilahukan ito ng iba't ibang sektor, mga kabataan, mga mula sa iba't ibang chapels at LGU. Arang pluvial procession ay ginupisan na 2 years ago galing tungkol sa pandemya ay wa na padayon. No? In a sense nga arang pluvial procession ay ginadesisyon nanda ita Paris Pastoral Council to also to encourage nga dahil ang New Washington may anaman nga dagat, may anang suba, may anang kalanasan, no, haratanan ay regalo ra Diyos. No? And we know that we are all stewards no, sa harang mga butang. Ganyan man namin man ang pluvial procession to una to promote awareness no, at mga nanungod sa atong environment no, yag dahil laratan na nabi ay grasya ra ag regalo i Diyos katon. No, ag harang aproba procession for to the intercession of our Blessed Virgin Mary, hoping that God will bless no, the rivers, no, sa pangabuhian nga ra. Ag maraman ay isang bilog mo na sa pagpasalamat sa harang grasya i Diyos nga gintauya sa New Washington. No, may dagat, may kasubaan, dahil laratan na ay inakaragahalin lang ang pangabuyan. No? Ngayon ay parte ko aton ng pag-celebrate ito piyesta ay pagdungog sa mga binipaagi iya sa pluvial procession. Haratanan nga nag-iintra nga na ay baka tanan ng sektor, no? New Washington, no? May pamatanon, may mga tanan ng mga chapels nag-participate, makaroon nga dagon, second nga na, no? Second nga na pluvial procession, ay kaibahanon namon ang LGU, ang local government headed by Mayor Jessica Panambo. Nagpaabot naman ito ng mensahe sa mga dumalo sa naturang aktibidad. Sarang at mensahe sa mga nag-join ay una lagi sa pag-join ka ra, ay isang part at atong pilgrimage, part atong papangamuyo, no? Dahil doon na ra, during the procession ay nag-pangadi kami sa Santo Rosario. On this 111th Paris Fiesta celebration in honor of Our Lady of the Most Holy Rosary, ako nagpasalamat una sa Diyos, no? Because of His goodness to us, no? And to Our Lady for being with us, no, in our journey as a parish. Nagkani kamo sa pagkalipay sa Fiesta ni Maria, kabay nga mapuno kamo sang kalipay sang espiritu kag sa mga bugay sang inyo langit nun nga puluyan. Happy Fiesta to all! Bilang pagbabalik ng mga nakaugili ang programa sa ating bayan, hudyat na na ang pandemya na dulot ng COVID-19 ay unti-unti nang natatalo dahil na rin sa pagiging mapagmahal ng mga tao sa Maykapal. Naway ang ganitong programa
ay maging simbolo na hindi lang basta-bastang mawawala ang mga nakaugilian ang mga programa na hatid ay ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos.